Kakaibang kwento ng mga misteryo. Kanto Misteryo. Siya si Manuel Flores. 67 taong gulang. Natagpuan siyang patay sa loob ng silid nilang mag-asawa. Lawitang dila, nakatirik ang mga mata at nakataas ang dalawang kamay. Ang pinaghihinalaang sa larin, masamang espiritu. Sabi nila, maaaring kagagawa ng espiritu, pero hindi ko rin sigurado kasi nung pinaatopsya nga siya, sabi ng doktor, atake. Taong 1995, nang manirahan ang mag-asawang Flores sa bahay na ito sa Dasmariñas, Cavite, kinatatakutan ng kanilang mga kaanak ang pananatili dito dahil may kakaiba daw silang nararamdaman. Tila nilulukuban daw ng masamang espiritu ang buong kabahayan. Minsan nang araw nakita ng isang apo ni Mang Manuel ang masamang espiritu na kawangis ng isang bruma. Nakita niya ito habang nagbabantay siya sa tiyahe na naguhugas ng plato. Sabi niya, hindi ka dito sa mama ka. Anong itsura niya? Katakot ang mukha. Tatlong beses naman isang linggo ay nakikita ni Ronnie ang naturang bruha sa tuwing siya ay binabangungot. Nakatayo ho sa akin tapos hanggang liig lang ako nakikita ko, pero yung mukha ho, hindi ko nakikita. Kahit ganyan din yung parang bruha ho na nakakulay itim. Si Ronnie ang tanging anak ng kasambahay na mag-asawang Manuel at Rosita. Subalit mas madalas siyang nasa ibang lugar at kasama ang grupong Apocalyptic Family o mas kilala sa tawag na Mama Mary. Pinagdududahang kulto ang kanilang samahan, subalit ayon sa kanila, isa lamang itong kursilyo. Naniniwala si Ronnie na atake sa puso ang ikinamatay ng ama. Kasi sa akin naman, wala naman ako nararamdaman. Siguro, ano rin nun, yung talagang oras niya rin nun. May kapri din umanong nakatira sa isang puno na dating nakatayo sa gilid ng kanilang bahay. Ito raw ang may kagagawan ng pagkabaldado ng kanilang ina. Kaya yung punong yun, pinaputol yun. Kaya ngayon, nung buwat ng pinaputol yung punong yun, parang lalo siyang nagalit, ganun. Kaya yun ang sanhino na na-stroke din ng mother ko. Ayon naman kay Sister Lori, kasamahan ni Ronnie sa kanilang grupo at gumagamot kay Aling Rosita, may sakit na nervyos si Mang Manuel. Kakaiba yung nervyos niya kasi pag dumadating na yung gabi, parang meron na siya nararamdaman na kakaiba sa sarili niya, parang natatakot siya, ganun, yun lang. Sa panaginip, ay pinahihiwatig daw ni Mang Manuel ang kanyang pagkamatay kay Sister Lori. Ang kwento niya sa akin, may kumatok, may pumasok. Siyempre, yung espiritu, pwedeng kumakatok yan eh, papasok. Ngayon, pagpasok, namatay siya. Siguro kung ano man yung pumasok na hindi niya natanggap po anong itsura noon, doon siya inatake. Nakakausap din daw nila ang espiritu ni Mang Manuel. Pinakikusap sa amin nung ister niya na hanggat maaari, huwag hayaan itong kanyang asawa at saka si Ronnie. Kasi ang talagang gusto raw nung espiritu na yon yung kanyang anak. Tinatanong ko yung mother ko kung anong tunay na talagang ikinamatay ng tatay ko. Sabi niya, babae daw na pangit, mahaba ang buhok. Ngayon, tinatanong ko, sabi ko ngayon sa kanya, wala naman akong alam na ibang pumupunta dun sa bahay. Tapos sabi niya, hindi, babae, kaibigan. Sabi niya. Upang matulungan ang pamilya ni Manuel Flores, kumonsulta ang Verum Est kay Ruel Ruiz, isang paranormal investigator. Nagsagawa ng automatic writing si Ruel na tumagal ng humigit kumulang 5 minuto. Ang ginagather natin dito, yung nandito sa ether, sa paligid eh. Kung ano yung nangyari, no, lalo na yung nagbibigay masyado ng emotional tension sa environment eh. At ito ang kinalabasan. I definitely feel yung pagkamatay niyan, hindi yan ina-attribute at hindi yan gawa ng isang maligno o espiritu. No? Kagagawan ito ng buhay. Buhay na tao. Ahilan sa mga natuklasan sa pagsisiyasat ni Ruel, naibulalas na ni Rosa ang kanyang hinala.
dito sa bahay na to, ang pumapasok walang iba. Kundi kami-kami. At yung isang albularyo. Pero nung time na nangyari sa tatay ko yon, bakit ang nakita ko ang kandado maliit? Hindi gumagamit ang tatay ko ng kandado maliit. Malaki, nakita ko pa yon. Napalitan ng kandado. Kaya doon nagkaroon ako ng doubt na ang sinabi ko nitong huli, ayon na rin sa aking pag-ano, na ang gumawa nun, kabisado niya ang bahay namin. May sinasabi rin daw si Sister Lori sa kanya na nagpatindi sa kanyang hinala. So, nag-reflex daw yung Sister Lori na yun at saka ang tatay ko. Na ang sabi nga raw ng tatay ko, siya raw, hindi raw siya inatake, kundi siya ipinatay. Ayon naman sa autopsy ko, no, na tinignan namin lahat ng kanyang brain at saka buong organs, wala naman akong findings na nagsasaad na isang foul play ang nangyari kay Manuel Flores. Kaya ang naging findings sa kanya ay probable myocardial infarction o kaya heart attack ang ikinamatay niya. Pag ang tao ay namamatay na po, nagkakahangin ang buong katawan natin kaya lumulobo. Eh minsan, hindi naman sabay-sabay lumulobo yung katawan natin. Minsan sa liig, hindi siya basta-basta lumulobo. Kaya minsan, itsura, lumalabas yung dila kasi hindi naman kaagad nabubulok yung dila. Kaya may itsura na parang sinakal siya. Pero yung sa examination ko ng bangkay, wala naman ako nakita mga ligature, no? O kaya yung markang sakal. Maaring masabi na wala nang dapat questionin sa pagkamatay ni Mang Manuel. Subalit may mga detalye na nagbibigay ng malakas na pakiramdam sa kanyang pamilya na meron silang dapat pagtuda.